Eh, mga kaibigan eh, sabi ko nga sa inyo eh, ako pakiramdam ko ah, magkaroon lang tayo, wag lang magpapagamit ang lahat ng tanggapan ng gobyerno. Pero yan eh, gagawin nila yan sa anumang paraan. At all cost. Tingnan ninyo, ba't hindi niya gagawin yan? Ito, sa simula pa lang nung tayo'y nakahalata na, ito na sinasabi natin. Aba, hindi tama yan. Yang, yung sa China, ha? Yang, kaya siya nagpapaalipin sa China, mga kaibigan, sapagkat ito ang inaasahan niyang magtatanggol sa kanya. At yan naman eh, sinabi niya rin yan, na hindi siya pababayaan daw ng China kapag ka, ano, ang merong magtatangka, ha? Natanggalin siya sa pwesto, mga kaibigan. Hindi raw papayag ang China. Ha? Ipagtatanggol daw siya. Sipin mo anong klaseng tao yan. Ha? Ang simulat sa pool na kanilang pinapahalagahan, nagpresidente ka pagkatapos ang pinapahalagahan mo, wala ka nang itinira para sa mamamayan kundi yung sarili mo. Sariling protection yun eh. Hindi siya nababahala kung ano ang gagawin ng mga inchik dito sa Pilipinas na pagpapahirap, pang-aalipin sa mga Pilipino, kundi ang nababahala siya sa sarili niya lang eh. Yung sarili niya lang ang importante, mga kaibigan, para sa kanya. Isipin mo, sinong matinong tao ang boboto sa'yo? Iyaan yung klase ng pagkatao mo. Ha? Na tinitiis hanggang ngayon. O, mga kaibigan. Kaya nga, nagpapatakbo sila. O, eto katunayan, ha? Di ba itong si Lacson, tsaka si Soto, eh, tatakbo raw. Ano sabi ng Malacanang? Ba, eh, ano, maganda sinasabi. Ha? Sana raw, sila raw ang mga pwedeng pumalit sa kanya, mga kaibigan. Isipin mo yan. Ano ibig sabihin? Di tama tayo. Ha? Na halos lahat siyang mga kakandidatong yan ay pawang mga Manchurian candidate. Isa lang talaga ang pwede rito, mga kaibigan. Ha? Na hindi magmamalupit kahit kanino. Si Lenny Robredo lang yun. Wala nang iba, mga kaibigan. Oh, katulad nito, ha? Ito, tignan nyo na lang. Ito, bago, mga kaibigan. Di ba, binabanata ng Malacanang si dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Ha? Dahil doon sa kanyang sinabi na yun daw rank mataas na mga opisyal ng China ang nagkiklaim, pinangangalandakan na itong pagkapanalo ni Duterte noong 2016 ay dahil sa tulong ng China, sa pakikialam ng China. Sabi naman ni Roque, mga kaibigan, tinawag niyan, traitor daw itong si Del Rosario. Traitor sa bansa. Dahil ipinagutos nito na i-withdraw yung mga barko ng Pilipinas noong 2012 sa Scarborough Shoal, mga kaibigan. Kalokohan po yan, sabi ni Roque, di ba? Coming from a proven traitor. Proven traitor? Ba, judge ka ba? Kinasuhan mo ba yan at napatunayan mo? Eh, kayo nga itong mayat maya eh, nakadila sa puwit ng China eh, di ba? Ngayon, sabi niya eh, proven traitor daw. Kasi napapahiya sila. Di ba?
Ngayon, yung pinakahuling ulat, eh, nagkakalat ng dumi ng tao sa West Philippine Sea. Yung po China, nakuna ng satellite. Kinakaila nila eh. Paano raw nakita yun sa pamamagitan lamang ng kuha ng satellite? Eh kung yun nasa ilalim ng lupa, nasa ilalim ng dagat, nakukunan ng satellite yan eh. Yan pang nasa ibabaw ng dagat ang hindi. Ha? Eh palibasa, wala kayong ganyan technology. Hindi ba? Wala kayong yan eh. Oh, yung nasa ilalim ng lupa, nasa ilalim ng dagat, ano katunayang nakukunan niya ng mga satellite, kuano, ha? Ng mga satellite. Eh kaya nga natin alam na mayroong mga langis na deposito sa West Philippine Sea dahil sa mga satellite ng ibang bansa. Hindi ba? Kaya nalalaman niyan. Eh, yan pang nasa ibabaw ng dagat, mga kaibigan. Isipin mo ito. Akala nila, kung mo ganong kalayo, eh, ginagawa niyong tanga-tao eh. Na i-blow up yan eh. Napapalaki yan, palapit ng palapit. Hindi niyo ba nakita yung mundo mismo, di ba? Ah, kaya natin nakikita ngayon ng kabu, yung mismong mundo, yung bilog na mundo, hindi ba? Nakikita mo sa malayo, kulay asul yan. Di ba? Nalalaman dyan kung, eto na lang ha, bakit nalolocate ang isang tao? Ang isang tao, pwedeng ilocate yan eh. Mga kaibigan, basta yan eh, may gadget. Ha? May gadget. Pwede kang matagpuan kahit saan lupalop ka ng mundo na ron. Pwede ka ilocate sa pamamagitan ng satellite. Di ba? Ibo-blow up ka niya, no? Magmula dun sa kalawakan eh. Ha? O, mga kaibigan, hanggang sa palapit ng palapit, ha? O, yung mundo nga, nakikita natin bakit? Dahil sa satellite. Nakikita mo ang itsura ng mundo mula sa kalawakan. Di ba? Kaya tayo meron ng mga malilinaw na larawan ngayon ng mundo. Yan eh, kuha ng mga satellite yan, mga kaibigan. Oh, kahit ano sabi, yung mga rebelde, nakukunan yan eh. Pagka gustong hanapin yan, makikita yan. Ha? Kaya si Digong nyo, nangangatog yan. Ha? Bakit? Alam niya, makukunan siya eh, kahit saan siya magtago eh. Kaya sumasandal siya sa China bilang proteksyon. Eh kahit anong sandal ang gawin mo dyan, pag wala ka na sa kapangyarihan, aanin ka ng China. Ano ka, gagawin ka lang champoy. Sana kung pwede kang gawin champoy. Oh, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Oh, itong Davao City, sinisita ng COA, mga kaibigan, dahil sa ito, basahin natin ang kapraso ito, itong report ng COA. Davao City ito ah. Sino ba ang mayor dyan? Di ba yung tatakbong presidente? Ha? Mga kaibigan, gumastos daw ng 7.9 million ang Davao City para sa mga nawala ng trabaho. Mabigyan ng trabaho yung mga nawalan ng trabaho. Eh pero, examination of documents find questionable beneficiaries and if these people really work at all. Ito ngayon ang nakita. Nung examinin yung dokumento, merong mga questionable beneficiaries. Oh. Eh siguro, tinutukoy dyan, eh, questionable, kung si, parang yung sa
Sakwa PCOO, questionable yung mga hinire nila na mahigit 300 eh, 370 plus na empleyado. Questionable yun. Oh, ito questionable din. Kung sino yung nakinabang dito at kung itong mga taong ito ay talagang nagtatrabaho. Kasi yung 7.9 million, bibigyan daw ng trabaho yung mga nawala ng trabaho. Ang sabi nung state auditors, sinisinita nila ang Davao City sa 672.5 million. Laki no, mahigit kalahating billion ito. Worth of spending, halaga ng nagasta para sa pagtugon sa COVID-19. Ito, nung isang taon lang ito, para sa 2020 lang ito, mga kaibigan, ha? Hindi pa kasama yung 2021 dyan. At spotting multiple violations of audit, ha? Mga paglabag, ha? Mga paulit-ulit ang nakitang paglabag, ha? Ng audit and documentary rules. Kasama nga po dito sa 672.5 million na kinu-question ng COA ay yung 7.9 million employment project that found questionable beneficiaries. Ibig sabihin eh, dalawang bagay yan. Ha? Sino ang beneficiaryo o kaya ay ghost employee ito, mga kaibigan? These were included in the 2020 audit report of the city. Pero ito'y hindi kaya troll din ito, mga kaibigan. Ganun pa man, kwan ito. Graph ito, graph. Ha? Ito'y nakapalob sa 2020 audit report ng COA. Natuklasan ng COA ang tatlong paglabag, ha? Pangunahing paglabag sa COVID-19 spending, so paggasta sa COVID-19. Tatlong ano ito, yung procurement not supported by required documents. Walang kaukulang mga dokumento. Yan ang mga pangunahin, ha? Matitinding violation o paglabag. Direct negotiations with suppliers done without authorization. Walang authorization. Nakipag-negotiate sila sa mga supplier. Oh, distribution of aid not properly documented. Ito ba tatakbong presidente? E di, hindi ka pa presidente. Ang dami nang nawawalang pondo dyan sa loob lang ng isang taon. Tatakot-takot na yan. Yung sa AFP, sinita rin ang COA yan. Bilyonis din po yun. Mga kaibigan, yung sa Armed Forces of the Philippines. Ha? Kaya wag na kayo magtaka kung bakit tumatalikod yung AFP at saka Department of National Defense sa kanilang constitutional mandate, lalo ang AFP. Mandate ng AFP ay ipagtanggol ang bansa laban sa mga manlulupig. Di ba? Hindi nila ginagampanan yan under the administration of Duterte. Huling-huling-huling mga adik sa pera, gamal sa kwarta.
kabila niyo na ang mag-siting, siting. Bakit kayo na ay buking, buking? Huwag ganit sa pera, baka kayo makarma. Yeah, lagi na lang nagko-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita ay maliit, laging kapos sa budget, ako ay nabubwisit. Shit, bakit pa tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang bisis nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gahaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang ganit sa pera, baka kayo makarma. Ay, who?